Barangay South Signal Village. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin during enhanced community quarantine? Una, stay updated. Kailangan natin maging updated kung ilan na nga ba ang status o kaligayan ng COVID-19 sa ating bansa, lalo na sa ating lugar. Dapat alam din natin kung ilan ang PUI o Person Under Investigation at PUF o Person Under Monitoring at confirmed cases at finished 40 days monitoring sa ating barangay. S.K. Gagawad din Alvarado at kasama ko ngayon si S.K. Gagawad din Jeremio. Kasi natin sinabi ni Gagawad Jeremio ang bumili kanina. So pwede din may alam sa pag siguradin natin kung hindi mo ang informasyon na ating nalalakap. Tama ka dyan, S.K. Gagawad. Iwasan natin magpalang ng maling informasyon na nasa social media dahil nagpo-posito ng mga parang sa ating barangay. Tama yan. Kasi natin yan, pwede ko rin ipasok na maaaring tumawa o magtanong sa mga autorisadong tao para makakuha ng tamang impormasyon para matugunan ang tanong sa ating mga sarili. Yes. Sa panahon ng crisis ngayon, tayong lahat ay dapat nagkakaisa sa pagtutulungan sa pamamagitan ng pag-ibig-ibig-ugnayan. Pangalawa, stay connected. Dapat alam natin kung ano mga hotlines. Iba niyan dito na pwede natin tawagan sa pagkakaroon tayo ng sintomas sa COVID-19. Tama. May mga impormasyon sa social media tulad ng Facebook page ng LFLE at Facebook page ng Barangay South Signal Village at iba pang LFLE page ng Pangdash Francis Green na may hindi mo impormasyon na makakatulong para makaiwas sa COVID-19. Ako po si Joyce Nico, SK Secretary ng Barangay South Signal. Kasabay ng pagsubo at pag-iwas natin sa COVID-19 bilang isang miyembro ng komunidad ay maaari tayong tumulong sa mga frontliners natin para maiwasan ang paglaganap ng sakit. Ako naman po si Daniel Shador, SK Treasurer ng Barangay South Signal. Ang pangatlo sa pinakamahalagang gawin ngayon ng enhanced community quarantine ay stay responsible. Ako po si SK Gawad, SK Malalo. Sumunod sa mga pinapatupad na ordinansa ngayong enhanced community quarantine, katulad ng 24/7 curfew, manatili na lamang po sa inyong mga tahanan. Pangalawa, kung lalabas naman po kayo, siguraduhin na palaging dala ang inyong mga quarantine pass at magsuot lagi ng face mask. Pangatlo, isa lamang sa isang pamilya ang pwedeng lumabas. Siguraduhin importante ang mga bagay na bibilin katulad ng gamot at bagay. Social distancing o paglayo ng isang metro sa mga taong nakakasalubuhin natin araw-araw. Pagsasabi tayo sa paghugas na ating mga kamay. Sa paghugas na ating kamay, maaari natin natanin ang happy birthday hanggang ito ay matapos. Galing mag-disinfect gamit ang disinfectant solution. Maaari panoorin ang video na ginawa ng aming SK chairman Kenneth Kenyeta patungkol dito na itinuro ng mga si SK Kagawa Roy Patrick Glass. Kasabay ng pag-iingres ng sa ating mamayaan ay ang pagpapanatili ng malakas na resistensya at ang pagpapatibay ng ating immune system. Pag-apat, stay healthy. Tulad ng pagkain ng mga sustansyang pagkain gaya ng gulay, butas, pag-inom ng hindi bababa sa 1 pasong tubig araw-araw at pag-inom ng vitamin C. Sunod ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog at tamang ehersisyo araw-araw. Pangatlo ay ang pag-iwas sa pag-inom ng ala o paniligarilyo dahil ayon sa DOH, dalawa ito sa mga malaking posibilidad na magkaroon ng virus o maawaan dahil sa pagbagsak ng immune system. Tandaan, ang apat na stay ngayong panahon ng crisis. Ang pagiging may alam, ang pagkikipag-ugnayan, pagiging responsable, at ang pagiging malusog. Kahiwilan lamang sa panatandaan na kaisa ka na masugpo ang crisis. Upang maiwasan ang patuloy na paglaganap ng virus na ito. Kami po ang sangkuniang kabataan ng South Signal Village na nagpapaalala, ligtas ang may alam.